Pag-usapan ulit natin mga kapatid yung controversial na act ni Pura Luca dahil bali-balita ay inulit-ulit pa niya ulit no mga tol kahit na marami nang kumundi na sa kanya, marami nang sumuway, pinag-usapan na siya kahit maging hanggang sa Senado mga tol no. Pero tila ba hindi niya pinapansin at paulit-ulit niyang ginagawa. May galit ba to sa Roman Catholic o hindi lang sa Roman Catholic kumbaga sa mga religion pa na bumabase doon, naniniwala doon sa imaheng kanyang ginagaya, mga tol, no? So tayo, hindi tayo Roman Catholic, pero nakikisimpatsa tayo sa kanilang damdamin dahil alam naman natin kapag merong kang paniniwala at ginagawang katatawanan ng iba, eh talaga namang masakit, mga tol, sa damdamin. Pero anyway, itong videong panonoorin natin na to mula kay Sa Iyong Araw, ilang beses pa niyang inulit at dahil pinatigas niya ang kanyang puso, ito ang nangyari sa kanya. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Awatin nyo, baka may sumunod pa rito sa Luca na to. Kagalit na rin pati si Idol. Ang controversial na artist na si Pura Luca Vega ay tinalakay natin ng ilang mga beses sa ating channel. At ngayon mga kaibigan, ay nag-aalala siya sa kanyang safety matapos ang pagkondena ng mga senador sa kanyang pagganap bilang Hesukristo sa isang drag show. Ating tinalakay na napakarami niyang performances na kung saan siya ay nagsuot at ginaya ang ating Panginoong Hesukristo na wala man lang pangamba sa kanyang puso kung siya ba ay nakakainsulto na sa ating Panginoong Diyos at maging sa taong bayan. At isang nakagigimbal mga kaibigan na pagsalita ni Pura Luca Vega sa media na tilabaga hindi talaga siya nagsisisi. At kapansin-pansin ang iba pang mga video niya na inulit-ulit pa niya ang pagganap bilang Hesukristo na kung ating makikita ito mga kaibigan ay sobrang nakakilabot. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Pero ang galing din itong marketing strategy ni Luca no? Matol no? Ginamit niya isang bagay na pag-uusapan. O yan, sinubukan niya, pinag-usapan siya, nakita niya ba effective ba? Kasi good or bad publicity still publicity mga tol no? So para sa ibang mga social media influencer, 'di ba, marami nga diyan ang palaging pinopost sa social media nila puro mga negativity. Gustong-gusto nila na pinag-uusapan sila, marami nagagalit sila kasi by that ano, yung ginagawa nila, doon sila umaani ng ano eh, ng popularidad na pag-uusapan. Gustong-gusto nila na pag-uusapan sila eh. Maraming pumapansin sa kanila, kumikita rin sila ng malaki diyan mga tol. No, so itong ginawa niya mga tol, since siguro hindi rin naman talaga siya naniniwala o wala siyang religion sa madaling salita mga tol. Hindi siya naniniwala sa Catholic, hindi siya naniniwala sa Bible, hindi siya naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng mga taong nasa religion. Ginamit niya yon. Total, nakakita siya ng oportunidad eh. Ginamit niya na yon at paulit-ulit niyang ginamit kahit na maraming nagagalit sa kanya. Kasi nga, pinag-uusapan siya. Yun yung gusto ng iba eh. Diba yung kasikatan mga tol. Kapansin-pansin, sa isang show ay inulit pa ni Pura Luca Vega ang kanyang pagganap bilang Hesukristo na may pagsayaw at pag-iinsulto sa ating Panginoong Diyos. Kung ating mapapansin, kabaliktaran ito sa kanyang talumpati sa isang drag show ng LGBT community. Kaya naman, binabatikos ng husto si Pura Luca Vega at tinabaga hindi natatapos ang issue patungkol sa kanya. Ito pa ang banggit ni Pura Luca Vega nang siya ay imbitahin sa CNN Philippines. Sabi pa niya dito, "I don't think I merit that much attention. I'm just a drag queen, a human being," Vega said. Ito ang kanyang tugon sa mga pahayag ng mga senador na kinukundena siya sa pagmak sa relihiyon ng Roman Catholic Church. Dahil na rin sa kanyang drag show na may kasamang rock remix ng panalangin ng Panginoon. Hindi ko alam kung dapat itong maging isang pambansang issue na ang mga senador ay tumutugon sa ganoong paraan. Pero okay, nauunawaan ko. Ngunit sana ay maunawaan din nila mula sa aking punto de vista, dagdag pa niya. Ika pa ni Pura Luca Vega, ang drag artist na gumagamit ng panghalip na day, ipinagtanggol ang kanilang trabaho sa isang lugar na ligtas para sa mga queer kung saan kanilang ipinakita ang kanilang ugnayan sa relihiyon, lalo na ang kanilang paglaki bilang Katoliko at queer habang kinakaharap ang diskriminasyon mula sa simbahan. Oo mga kaibigan,
ayon pa kay Pura Luca Vega, ay tilabaga mayroon siyang hinanakit sa simbahang Katoliko dahil na rin sa kinukondena ang LGBT community ng Roman Catholic Church. Ngunit para sa akin mga kaibigan, hindi ang Roman Catholic Church ang kumukondena sa mga galaw ng LGBT community. Well, tama naman no, mga kapatid, no? Hindi naman Roman Catholic ang kumukondena doon. Kumbaga, yung Bible kasi. So, sa madaling salita, hindi lang Roman Catholic Church ang kinukondena niya. Kumbaga, lahat ng religion na nagpapatupad nung aral na noon na nakapaloob sa Biblia. Though, merong mga bansa, merong mga simbahan, di natin alam kung anong religion yun. Pinapayagan na nila yung same-sex marriage, which is talagang hayagang pagsuway na yun, mga tol, sa kung ano man ang nakasulat sa Bible, di ba? Kasi may mga religion na ganun eh. May mga church na ganun na pinapayagan na nila yung babae sa babae, kakasal nila, lalaki sa lalaki, kakasal nila. Buti na lang talaga rito sa Pilipinas walang ganun, mga tol, no? Pero sa ibang bansa, meron na nun. Di lang natin alam, mga tol, kung anong religion yun. Pero yung sinasabi niyang pagkondena sa mga ganitong mga gawain ay hindi naman religion mismo, hindi naman mga tao. Kumbaga, pinapatupad lang ng mga tao yung aral na nakapaloob sa Bible. Kung talagang pinanganak kang malambot, halimbawa lalaki ka, so supposedly dapat matigas ka, pero pinanganak kang malambot, eh mahirap paguhin yung puso mo eh. Pero wag mo na lang gagawin yung ginagawa na immoral, mga tol. Yung halimbawa, paikipagsiping sa kapwa lalaki, paipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae. Kasi yun talaga yung kinapupuutan, mga tol, ng Diyos na mahabagin sa langit, mga kapatid, no? Yun talaga yung pinagbabawal. Kundi ito ay biblical base na ayon na rin sa binamangit sa banal na kasulatan na ang kabatingan ay hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos at ang kabatingan ay walang puwang sa langit na bayan. Ito pa ang sabi ni Vega na hindi sila mag-aalibay para sa kanilang gawain na kanilang sinabing tumulong sa kanila na gumaling mula sa kanilang magulong ugnayan sa relihiyon. Aminado si Pura Luca Vega na mahirap para sa kanya ang mag-apologize dahil tilabaga siya raw ang biktima. Kaya naman ipinapakita niya lamang ito at pinahayag niya sa pamagitan ng drag costume ng ating Panginoong Jesucristo at pagpa-perform ng kabatingan na tilabaga, kung ating mapapansin, ay hinahayag niya ang pangre-resback sa Roman Catholic Church. Ito pa ang sabi ni Pura Luca Vega, para sa akin, tila nais nila akong maghingi ng sorry. Humihingi ako ng paumanhin kung iyon ay nagpanghinayang sa kanila. Ngunit talagang ginawa ko ang pagtatanghal na iyon bilang paraan para magpagaling sa pagkakayari ng pagsasanggalang na aking naranasan bilang isang Katoliko. Bilang isang queer na tao na nadama ko hindi talaga ako nabibilang. Ito pa ang sinasabi ni Pura Luca Vega. Sa isang panayam sa DWIC noong Sabado, pinanatili ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang opinyon na dapat managot ang artist sa paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na nagbibigay parusa sa immoral na doktrina, malalaswang publikasyon at masasamang palabas na may 6 to 12 years na pagkakakulong, multa na nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 200,000 o pareho. Sinabi ni Zubiri na umaasa siya na magbabalik loob ang artist para sa kanilang mga kasalanan, maging mapanagumpayan at magkaroon ng pagbabago upang baguhin ang kanilang isipan tungkol sa pagpapatuloy ng kanilang trabaho bilang impersonator ng ating Panginoong Jesucristo. Well, pero hindi mo naman pwedeng puwersahin ang tao sa pamamagitan ng pagsukol mo sa kanya para magbalik loob siya sa dapat na sampalatayanan niya. Di ba, hindi mo naman siya pwedeng halimbawa parang shotgun wedding, no? Pakasalan mo to, hindi eh, parang may nakatutok na shotgun habang pakasalan mo to, parang napipilitan lang, di ba? So hindi rin naman pwedeng gawin sa tao yun na magbalik loob ka sa relihiyon, kundi ikukulong ka namin. Hindi rin naman pwedeng ganun, mga tol, di ba? Meron tayong kanya-kanyang meron tayong kanya-kanyang saloobin, opinion. Kaya kung ngayon ang ginagawa niya, yung mga kumukundina naman sa kanya, dapat tanggapin niya rin yun, kasi talaga namang mali rin naman yung ginawa niya. Kung ano yung nararamdaman niya, iniisip niya lang yung nararamdaman niya, dapat isipin niya rin kung ano yung nararamdaman ng mga nasagasaan niya, di ba? Kasi wala naman siyang wala naman siyang doktrina na na o aral na ipinapakita eh. Kumbaga yung kagustuhan niya lang talaga eh, di ba? Tas ginagawa niya pang katatawanan yung sagrado naman para sa iba, di ba? Buti sana kung meron siyang daladalang Bible at
itatama niya. Ito yung nakasulat sa Bible, mali yung mga pinaniniwalaan ninyo. Ito yung totoong nakasulat sa Bible. Buti sana kung may ganun siya. Mauunawaan pa natin na may kanya-kanyang aral na ipinapalaganap. Eh kaso wala siyang ganun eh. Kumbaga talagang minamak niya lang, talagang hinahamak niya lang yung paniniwala ng iba. Ulitin natin mga tol, hindi naman tayo affected no, doon sa kinagawa niya kasi hindi naman tayo part ng naniniwala sa mga ganito. Pero, syempre, pag ginawa mo to sa isa, sa isang religion, pwedeng gawin din sa lahat ng religion o sa lahat na may mga sagradong paniniwala. Kaya hanggat maaari na lang sana, eh, iba na lang sana yung mga act nila. Napakarami naman pwedeng gayahin eh, diba? Ika pa ni Zubiri, idinadasal ko ang kanyang paggaling, pagbabalik loob at pagkakaroon ng pag-unawa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Sana hingin niya ang ilaw ng kalaman. Oo, ayos din yung sinabi ni Zubiri. Mga kaibigan, napakahirap ng posisyon ni Pura Luca Vega sapagkat imbes na siya ang maghingi ng sorry, ay pinapakita niya na siya ay biktima. Ang pinakamainam na gawin natin ay aminin na tayo nagkamali. At paano natin malalaman na tayo ay nagkaroon ng kasalanan? Kung mababasa natin sa Biblia ang mga bagay na karumal-tumal sa ating Panginoong Diyos at ginawa natin ito, ito ay kasalanan sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga, walang duda, kasalanan ang ginagawa ni Pura Luca Vega. Kaya naman, para sa akin, ay dapat aminin natin na tayo nagkamali. Tunay. Well, ako naman na para sa akin, nagkamali siya. Hindi dun sa point na gusto niyang gawin yan, mga tol. Nagkamali siya kasi ipinapublic niya, ginagawa niyang show, at ipinapakita niya sa lahat ng mga tao. Nagkakamali siya doon sa ibang tao, doon sa mga taong nasasaktan niya. Doon siya nagkakamali. Para lang naman sa akin, mga tol. Ha. Like for example, kasi mga tol, may mga religion. Like for example kami, may mga religion na hindi naniniwala sa mga rebulto. Diba? Hindi dumarasal o hindi gumagamit ng rebulto sa madaling salita. Pero, mga tol, kumpara sa atin na ganun ang paniniwala, mali yung paggamit ng rebulto, diba? Para sa atin, mali yun. So tayo ang tama, ginagawa natin, hindi tayo gumagamit ng rebulto. Pero yung tipong bibidyohan mo, ipapakita mo sa publiko habang winawasak mo yung mga rebulto, diba? Nagkakamali ka na doon naman sa damdamin naman ng ibang tao. Sabihin na lang natin para sa iyo hindi ka nagkakamali sa aral na natutunan mo kasi may mga nakalagay sa Bible. Ewan ko kung nagigets niyo yung sinasabi ko ah. May nakalagay sa Bible, huwag kang luluhod, huwag kang sasamba sa mga rebulto. 'Di ba? So tama lang para sa iyo. Tama lang talaga para sa atin na sirain 'yun. Huwag tayong gumamit noon kasi noong unang panahon pinasira din 'yun nila Moises, 'di ba? Winasak nila yung mga rebultong 'yun. So, para sa atin, tama yon mga kapatid. Para sa akin, tama yon. Nawasakin yung mga yon. Diba? Pero yung ipapakita mo sa publiko, sa harap nila, kung paano mo winawasak habang parang nagsasalita ka pa ng masakit sa kanilang damdamin, hindi mo sila mahihikayat sa aral na gusto mong paniwalaan bagkos magagalit pa sila sa'yo at lalayuan ka pa nila. Kaya dun sa, may napanood pa ako isang pastor eh. Imbis na makahikayat ka ng mga magbabalik loob, imbis na makahikayat ka ng mga lalapit sa'yo, parang itinulak mo sila papalayo. No? Kasi kung ipipilit mo yung aral mo, basahin mo sa kanila yung Bible, ipaliwanag mo maigi. Pero hindi yung tipong sa harap-harap nila, wawasakin mo yung bagay na sagrado sa kanila, paniniwala sila. Step by step yan eh. Hindi naman agad-agaran yan eh, di ba? So nagkakamali ka sa damdamin ng mga tao. Kahit sabihin nating tama ka dahil yun ang nakasulat sa Bible, wasakin yung mga rebulto, wag ka dapat sumamba diyan, wag ka dapat maniwala diyan. Pero kung ang gagawin mo ay agad-agarin bilang wawasakin mo sa harap nila, hindi naman nila alam kung ano yung tama at mali, di ba? Di nagkakamali ka sa harap nila. Ewan ko kung nagegets niyo yun, pero sige, balik tayo rito. Nga, na tao lamang tayo. Ngunit hindi ito isang dahilan na magpatuloy tayo sa kasalanan. Dahil sabi ng ating Panginoon, be ye perfect because I am perfect. Ito ay makikita natin sa Mateo 5 verse 48. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Tunay nga mga kaibigan,
Nais ng ating Panginoon na tayo'y maging perpekto. Ngunit paano tayo maging perpekto? Lagi nating alalahanin ang ating Panginoon Jesus lamang, ang siyang perpekto. At wala talagang perpektong tao, no? Hindi pwede talagang nasa iyo na ang lahat, di ba? Meron talaga bawat isang kapintasan at meron talaga, hindi talaga maaalis sa tao ang magkasala, magkamali. Talagang minsan alipin tayo ng kasalanan, mga tol. Nadadala tayo ng emosyon, nadadala tayo ng kasiyahan, kalungkutan. Alam mo yun, bilang tao. Kaya lagi dapat tayong humihingi o dumadalangin. Nagsasamba, di ba? Pupunta sa church, papasalamat sa mga biyaya. Kahit na tayo'y makasalanan, di ba? Nagpapasalamat pa rin tayo at may dumating na makakain tayo sa araw-araw. Salamat at nagising ka ngayon. Salamat at wala ka sakit. Salamat at may trabaho ka. Diba? Dapat lagi nandoon yung pagpapasalamat. The Lamb of God. Na kung tayo ay magpapasakop sa Kanya, tayo ay i-cover up ng Kanyang righteousness. Na ang makikita ay ang perfeksyon at katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Na kahit na gano'n pa tayo kabait, mga kaibigan, tayo ay hindi perpekto kung hindi tayo nagpasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video na panood natin? Comment kayo sa baba. Ano ang inyong opinion? Ano ang inyong saloobin? Ako, nasabi ko na, no? Siguro sa paningin niya, hindi siya nagkakamali. Sa paningin niya yun, pero basta nakasakit ka ng damdamin ng iba, tapos wala ka namang pagtatama. Ibig sabihin, halimbawa na lang, sinaktan mo yung anak mo. Halimbawa, sinaktan mo anak mo, pinalo mo. Tapos hindi mo ipiniliwanag kung bakit mo siya pinalo. Sa paningin niya, mali ka. Sa paningin niya, masama ka. Sa paningin niya, pinagmamalupitan mo siya. No? So ganun yun, mga kapatid. Kaya dapat pag namamalo kayo ng mga anak nyo, pinapaliwanag nyo sa kanya kung bakit mo siya pinalo. So ganun din yun, mga kapatid. Dito naman ko ipapasok natin dito. No? Kung ginagawa mo lang tong mga bagay na to, pero wala ka namang sinasabing aral na, labag din naman yung pinaniniwalaan nyo eh. Hindi naman ito yung mukha ni Jesus eh, di ba? Kayo lang naman nagbibigay ng ganitong anyo sa kanya eh. Kung hindi mo ipapalawanag yun at gusto mo lang talaga mang ape, mali ka dun. O kaya naman, isa kang pastor, di ba? For example, isa kang pastor, di ba? Kung paniniwala mo talaga na bawal ang pagsamba sa mga ribulto, good, ituro mo yan, ipaliwanag mo maigi. Unahin mo muna yung aral. Unahin mo muna yung pagpapakita ng mabuting asal. Pero pag inuna mo yung sa harap-harap nila, wawasakin mo yun, imbis na mahikayat mo sila na makinig sa aral na meron ka, tinutulak mo lang sila palayo. No? Yun ang katotohanan, mga tol. So hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.